Ilang, magandang gabi. Sabi na nga ba, at tama ang aking sapantaha. Isang araw ay papasok ka rin sa teritoryo ko at masasawi. Nakita mo na ba ang arko ko? May espesyal na lugar ang ulo mo roon. Ilalagay kita sa gitna. Ikaw ang babati sa bawat tao o aswang, maging babaylang pula o itim na papasok sa aking teritoryo. At lahat ng iyon ay magsisimula bukas, bago magbukang liwayway. Pagyayabang ni Prudensya. Tignan natin. Ngunit kapag ako ang natirang buhay sa atin dalawa, buong katawan mo ang gagawing kumpanakot sa mga tanim naming mais. Sapagkat hindi naman ganoon kalakas ang iyong dating upang ipambati sa entrada. Ang pipitsuging babaylan na itim na walang ginawa kundi sumunod na parang alipin sa mga aswang. At piniling maging aswang rin sa takot na kainin ng kapwa mo alipin rin. Isang insulto ang ipanakot ka para sa entrada, hanggang maisang ka lang. Siyang tunay, idagdag pang napakabaho ng pangalan mo at pananaw mo. Maging mga uwak at pipit ay hindi na naisin kumapit sa kinaroroonan mo. Tama si Ilang, pang maisan ka lang. Segunda naman ni Herania. Tinuon ni Prudensya ang namumulang mata kay Herania. Manahimik ka, bayota ka! Singhal nito. Bayot man sa iyong paningin, maganda naman akong di hamak kumpara sa iyo kapag ikain ni nalamin. Petutsada pa nito. Natawa saglit si Ilang bago nagwika. Umpisa na natin to, mag-uumaga na. Baka sabihin mo, pag natalo namin kayo, nandaya kami. Gamit ang pagsikat ng araw. Wika ni Ilang. Isa pa yan sa nagpapaganda ng balat ko, Prudensya. Ikaw ay mukhang hoklo ba na dahil hindi mo kayang tumapat sa araw. Sadyang napakahina mong nilalang. Sundot pa ni Herania. Papatayin ko kayong lahat! Nagingit-ngit na taking nasabi na lang nito. Nilahad niya ang magkabila ang mga palad. Mula ron, lumabas ang usok na kulay itim. Bumaba ang usok sa lupa at gumapang, mabilis na kumalat sa buong paligid, kumapit sa lupa. Nang humalik ang usok, sa dulong hinlalaki ni Ilang ay nagumpisang masunog ang kanyang balat, katulad ng nangyari sa braso niya, nang sinubukan niyang ipasok muna ang mga braso sa entrada. Agad tumungtong si Ilang sa isa sa mga batong buhay na naroroon at napansing hindi umaangat ang usok mula sa lupa, lalo kung dalawang dangkal ang taas mula roon. Basta't hindi tuwirang nakalapag ang mga paa sa lupa ay hindi siya mapapaso. Agad niyang sinabihan ng mga kasamang tumungtong sa batong buhay o sa mataas na parte, huwag lalapag sa lupa, na sinunod naman ang tatlo. Mga hangal! Nasa teritoryo ko kayo. Ano ba sa tingin nyo, hindi ko ito pinagandaan? Na maaari kayong basta-basta pumasok rito at supilin ako, maging ang aking mga anak? Akin ang lupaing ito. Ang mga tao rito ay pagkain namin. At dahil pumasok na rin kayo, maging kayo ay kasama na rin. Nanggagaliiting wika ng inang aswang. Tandaan ninyo, huwag kayong matagal na tatapak ng tuwiran sa lupa. Babala ni Ilang nang mag-umbisang lumabas mula sa ilang bahay at ilang tagong parte ang lagpas sa 10 yanggaw. Humanda ang mga kasama ni Ilang, kanya-kanyang labas ng mga matatalim na punyal at buntot page. Mga punyal at panghampas na dinaw daw pa sa pinaghalong katas ng kalamansi at asin. Naunang sumugod si Prudensya. Bakbaka na. Bantayan niyo ang isa't isa. Tandaan niyo, pag-alanganin at sinabihan kayong tumakas ni Ilang, agad niyong puntahan si Predelina. Ako ang haharap sa mga hahadlang sa inyong makalabas rito. Muling paalaala ni Herania bago tumalon sa isang malaking batong buhay. Agad uinasiwas ang buntot page. Dalawang aswang agad ang nalatayan. May humalihaw rito na agad nailagan ngunit nadaplisan sa siko. Tatlong guhit ang lumitaw sa braso nito na agad binalungan ng dugo. Nagwala ang mga sumusugod na aswang patungo sa balingkinitang lalaki. Tumalon sa isang batong buhay na may kalakihan si Trina na agad sinunda ni Mirasol. Malapit sa kasama ito lumipat. Magkatalikurang hinanda ang mga sarili. Bahagya silang kabado. Ngunit sila ang nagpresinta na sumama. May personal silang galit sa mga aswang. Pinatay ng mga ito kasi ang kanilang pamilya.
at sa ganitong paraan man lang ay makaganti sila. Isang punyal ang umikas diretso sa leeg ng isang aswang. Sumigok ito na napahiga. Sapo ang lalamunang may punyal na nakatusok. Umuusok. Nagsaboy si Trina ng asin sa isa pang pasugod bago tinalon ang nakahigang aswang. Tinapakan ang dulo ng punyal. Sinagad. Bagamat naguhitan ang mga hita at nalaslas ang saya na suot ng nakahigang aswang nang inabot siya, ay hindi ito ininda. Isang aswang naman ang gumapang patungo sa kanya, sa kaliwa, at may sumusugod rin sa kanan. Agad niyang winasiwas ang bundot page. Tinamaan ng dalawa. Isang aswang ang kumagat sa kanyang hita. Hinatak siya. Ngunit tulad ng natutunan kay Ilang, hindi siya sumigaw. Dahilan iyon upang mapaapak siya mula sa patay na katawan na tinutungtungan ng aswang patungo sa lupa. Agad niyang naramdaman ang nakakapasong lupa. Isang tadyak sa mukha ang kanyang binigay kasabay ng pagdukot sa sisidlang dala. At sinaboy sa mukha ang isang dakot na asin. Napabitaw ito sa pagkagat sa kanya na siyang hinihintay niya naman talaga. Agad siyang tumungtong sa isang batong buhay, hinataw ng buntot page ang aswang. Paatres ng muli siyang bumalik sa pinanggalingan sapagkat bantay nilang dalawa ang likod ng bawat isa. Hindi nila kailangang sumugod. Mag-aantay lang sila ng mga atake, lalo at pabor ang lupa sa kanilang mga kaaway. Isang aswang ang humaklit sa braso ni Mirasol, binaon ng kokoroon. Napamura ang dalagita, ngunit ginawa niyang pabor iyon sa panig niya. Sinabuyan ng asin sa mukha ang may tangan sa kanyang braso. Saglit itong sumingasing, hinatak niya pabawi ang brasong biglang pinakawalan. Sinipa ang mukha nito. Umikot payuko at sinalubungan ng pagsaksak sa dibdib ang pasalubong sa tagiliran niyang aswang. Umigkas ang kamay nitong may matatalas na kuko. Naguhitan siya sa balikat at sa leeg. Hindi niya iyon ininda. Ang tangang punyal na nakabaon sa dibdib ay lalo niyang binaon. Inikot. Bago pataas na pinadaan sa lalamunan hanggang baba ang talim. Bumuluwak ang itim na dugo. Isang aswang ang sumipa sa kanyang tagiliran. Hinagi siya sa lupa. Napapikit si Mirasol nang maramdaman ang init ng lupang nakakapaso sa braso at hita. Dumukot siya ng asin, sinaboy sa papadagansa ng aswang. Bago gumulong ang dalagita, mabilis, bago tuluyang madaganan. Agad tumayo at tumungtong sa isang buhay na bato. Marahas niyang pinilig ang ulo, ngunit agad hinanda sa dalawa pang papasugod. Muli siyang nagsaboy ng asin bago muling tinungo ang likuran bahagi ni Mirasol. Naipagpasalamat niyang nagkalat ang iba't ibang laki ng batong buhay. Bagamat nadudulas na ang mga napasong talampakan, ay hindi niya iyon inaalintana. Halos rinig ng dalawa ang malalakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Ngunit lamang roon ang hindi maipaliwanag na saya. Sa wakas ay nararanasan na nilang manakit ng mga kinamumuhi ang aswang. "Kamusta ang iyong lagay?" tanong ni Trina habang panay ang hataw ng buntot page sa mga sumusugod sa kanya. "Oh, masaya. Nakakahumaling ito." Tanging nasagot ni Mirasol habang abala naman sa pagsasaboy ng asin sa mga papasugod rin sa kanya. Kasabay ng paghalihaw ni Prudensya ng mga kuko patungo kay Ilang ay ang pag-igkas ng babaylan sa suot nitong bakya. Kailangang maging alerto siya, hindi mababad ang mga talampakan ng matagal sa lupa. Dalawang kamay siyang hinalihaw ni Prudensya na maagap niyang naiilagan. Pinakapit niya na maigi ang mga paa sa makinis na bato. Nailing, sapagkat madulas iyon, hindi pabor sa kanila. Inalerto na lang ni Ilang ang mga mata sa kung saang maaaring makatapak kapag nawala ng panimbang at makatapak bigla sa lupa. Ang isang mabilis na pag-abot sa kanya ni Prudensya sa paraan ng paghalihaw na mahabang kuko ay agad niyang nayukoan. Isang suntok pataas ang pinakawalan ni Ilang, tumama sa baba. Bagamat napaatras ng isang hakbang ay agad nakabawi si Prudensya, ngunit agad sinalubong ng kamaumuli ni Ilang na puno ng mga asin at may halong katasan ng kalamansi. Napasapo sa mukhang umusok ang inang aswang. Isang yanggawang sumipa sa pinuno ng mga babaylan. Nawala ng panimbang, lumapag ang mga paa sa lupa
Agad na sunog ang mga talampakan ng babae. Ngunit agad itong tumungtong sa isang bato at sinabuyan ng asin ang nakialam. Sumigaw ito at saglit ininda ang nata mo. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Ilang rito. Napahiga ang yanggaw na binatilyo sa tansya ni Ilang. Gamit ang isang binte, tinapakan ng babaylan iyon upang hindi tuwirang makatapak sa lupa. Mabilis na sinaksak ang dibdib, hinugot at ginilitan sa leeg. Isang paghablot mula sa likuran ang naramdaman ni Ilang. Si Prudensya ulit. Umatras siya. Muling napatapak sa lupa. Inuntog ang ulo sa mukha nito at nang makalapit pa sa ginawang pag-atras ay siniko ang aswang sa mukha. Inikot ang katawan dahil hawak pa ang kanyang buhok na pilipit ang kamay na may tangan roon. Umapak si Ilang sa isang bato at sinaksak ang tagiliran ni Prudensya. Bahagyamang nadudulas ang mga talampakang iniaapak sa bawat makikinis na bato sapagkat dumurugo, ay manhid na si Ilang. Pinapamanhid niya ang sarili sa mga ganitong sitwasyon. Hindi niya iniisip ang kirot at sakit sapagkat wala ito sa mga babaylan na pinatay noon, kinatay, pinakain sa mga aswang at minaltrato. Iyon ang lagi niyang sinasaksak sa utak upang lumaban, upang hindi isipin ang bawat sakit na natatamo sa katawan. Isang madiing pagsaksak rin ang natamo niya sa pigi. Bumulwak ang dugong pula, malayo sa kulay na itim na likidong tumataka sa tiyan ni Prudensya. Hindi maiwasan ng inang aswang na maglaway at mawala sa sarili sa dugong sariwa na naaamoy. Sinamantala iyon ni Ilang upang bigyan ng mabilis pang pag-atake ang aswang. Agad niyang sinaksak ito sa dibdib. Binao ng punyal na umusok ng madaiti sa balat ng aswang. Humawak ang isang kamay ni Prudensya sa kanyang leeg. Sumakal. Ang isang kamay naman na may matatalas na kuko ay muling tinusok rin sa kanyang tagiliran. Napatapak muli si Ilang sa lupa. Muling napaso ang nabalatang laman. Ngunit mas binaon pa niya ang punyal bago pababang ginuhit sa katawan ng aswang hanggang tiyan. Nang bumagsak sa lupa ang katawan ni Prudensya ay wala na itong buhay, kasabay ng pagkawala ng usok sa lupa. Inipon nila Mirasol ang katawan ng mga napaslang na aswang sa bahay mismo ni Prudensya. Kumuha rin ng dagdag na gatong, dayami, kahoy at kung ano-anong maaring magdingas upang lalong lumaki ang apoy. Nang matapos ang pagtitipon sa mga bangkay ay agad sinilaban ni Herania ang bahay ni Prudensya. Maigi at hindi gaanon dikit-dikit ang mga kabahayan rito. Mukhang laging inoorasyon ng dati ang mga tao rito. Iba ang lalim ng kanilang tulog. Nang silipin namin kanina nila Mirasol ay hindi halos nakakaramdam. Komento ni Herania. Mahimbing na tulog na hindi naaalimpungatan kahit anong lakas ng ingay at tunog. Maging siguro ang pagbibiktima sa kanila ay hindi na nila mauulingan. Napakasama talaga ng Prudensyang iyan. Wika naman ni Trina. Napasa po si Ilang sa sikmura. May paunang lunas na ang kanyang pinsala. Pinutol-putol ng mga babaylan ang dulo ng mahabang saya upang maibalot ang mga paang napaso at nabalatan, maging ang mga sugat na natamo sa katawan. Bagamat sugatan, naipagpasalamat ng pinuno na walang nasawi. "Kamusta yung mga pakiramdam nyo?" tanong nito. Sinabi ng tatlo na mabuti at wala silang pinsalang malala. Sa kanilang pinuno sila lubos na nag-aalala. "Mabuti ako. Kaya ko," sagot naman ito. Bago sila tumungo sa engkwentro ay may pinainom sa kanila si Besida. Isang likidong tinimpla na siyang nakakapagbigay ng konting pagkamanhid at kusang pipigil sa pagdurugo ng mga nasugatan. Malaking tulong iyon sa lima. Paliwanag na ang langit nang tuluyang maabo ang tahanan ni Prudensya, kasama ang mga anak at bagong yanggaw na nilikha ng inang aswang. Sinuyod nila Mirasol ang buong sitio, siniguradong walang aswang na natira sa lugar. Lumabas sila ng arko at naabutan si Predelina na binabalutan ang mga talampakan ng pranela. Sinabi nitong mabuti naman ang kanyang lagay, walang dapat ipag-alala. Nang marinig ang babala ni Ilang ay agad siyang tumungtong sa mataas na parte na hindi
makakatapak sa lupang tila naging nagbabagang mga uling. Ngunit maraming sumugod at nais tulungan si Prudensya mula sa labas. Nagnanais na tumalon sa taas ng 10 talampakan niyang nakakalapnos na hamog. Wala naman sanang problema. Nahirapan lang siyang pataasin sandali ang barikada ngunit agad niya namang nagawa ng paraan. Yun nga lang, may ilang patakbong bumabangga sa barikada niya at nararamdaman niya iyon dahilan upang maya't maya ay mawalan siya ng balanse at mapatapak sa lupa. Walang nagawa ang mga aswang kundi lumisan na puro lapnos ang mukha at katawan. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga nang purihin nila Mirasol at nantiyuhin na si Herania. Pinagmamalaki kita. Ani ilang naman na kinapula lalo ng pisngi nang habang tumatagal ay gumagaling na babaylan. Isang linggo ang matuli na dumaan. Napaangat ng mukha si Liway mula sa ginagawang langis na siyang ginagamit sa pangihilot. Hindi matalas ang pang-amoy ng babaylan ngunit pamilyar siya sa amoy ng aswang na nahihinuha niyang ilang metro ang layo mula sa kanyang dampa. Agad niyang tinigil ang ginagawa upang lumabas ng bahay. Naabutan niya sa bukuran si Predelina na nagdidilig ng hindi mabilang na puno ng kalamansi na nakakalat sa paligid. Naglisaw ang mga batang naglalaro di kalayuan na pupuno ng halakhakan at matitinis na tawanan ng paligid. Hindi na niya kailangan tawagin ang anak na tumingin sa kanya at ngumiti. Nangunot ang kanyang noo. Mula sa malayo, tanaw niya ang tatlong lalaking may pasan ng mga kahoy. Panggatong, base sa pagkakasibak ng mga ito, may mga itak na nakasukbit sa tagiliran. Wala naman sanang mali sa itsura ng tatlo ngunit ang matiim nilang pagtitig sa kanyang dalaga ang kanyang kinabahala. At sa katawan rin ng mga ito nang gagaling, sigurado siya ang masangsang na amoy ng burak at nabubulok na laman ng tao. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang mga lapno sa braso, sa mukha at sa binti ng mga ito na tila kakagaling lang ata. Muli niyang binalik ang mga nag-aalalang mata sa kaisa-isang anak na tila ba walang nararamdaman pag-aalala. Sa halip, tinawag nito ang dalawang bata na malapit rito. Meron kung anong binulong. Karamihan sa mga batang naglisaw ay inalagaan nung sanggol pa lamang ni Predelina. Mahilig sa bata ang kanyang anak at laging may bisitang paslit ang kanilang dampa. Isa rin yon sa dahilan kung bakit paborito ng mga paslit maglaro sa kanilang tapat. Nagpapamerienda kasi ang kanyang dalaga. Pinanood ni Liway na manakbo ang mga batang saglit binulungan ng kanyang anak. Tumungo sa mga kalaro. Nagtipon-tipon ang lagpas sa 10 mga bata. Sabay-sabay na kumanta. Habang ang isang batang babae ay isa-isang tinuturo ang mga nakapaikot sa kanyang kalaro. Nagtatakang lumapit si Liway sa kanyang anak na sa tatlong lalaki nakikipagtitigan na matalim habang nakasilay sa labi ang nakakalokong mga ngiti. Malakas ang mga tinig ng mga batang kumakanta na tila ba lalong kinakagalit ng tatlong aswang na wala namang magawa mula sa kinatatayuan. Tinuo ni Liway ang atensyon sa kinakanta ng mga bata. Lupa, lupa, impyerno, impyerno, saksak, puso, ugo, patay, patay, umalis ka na sa pwesto, sa mabaho, mabaho. Nang matapos ang kanta, lahat ay kanya-kanyang akyatan sa matataas na lugar. Pwera lamang sa isang nataya na inalerto ang mga mata. May tatlong batang nagpahabol, tumakbo sa lupa at agad nakatungtong sa mataas na bato. Lupa! Sigaw ng taya. Paanong lupa eh nasa taas ako bubong puta? Wika naman ng isa. Nailing na tumingin muli si Liway sa anak na dalaga nang magwika ito ng mahina. Ngunit patungkol sa tatlong lalaking nakikita niyang sumisingasing. Sapagkat alam niyang naririnig siya ng mga ito. Oo, ipapaalala sa inyo ang larong yan na minsan nagsama-sama kayong maghasik ng lagim ngunit natalo namin kayo. Magiging insulto sa inyo ang kantang yan habang buhay. Anang dalaga sa tatlong aswang na nanggagalaiting tumalikod at nagmamadaling umalis.
May ngiti sa labing tinuon ni Predelina ang atensyon sa kanyang ina. Isa ho sila sa mga nagnais pumasok ng barikada ko, inay. Wala silang nagawa. Nalapnos lamang sila at sandaling napanood ang labanan nila Pinunong Ilang. Maaring rito makataka sila, ngunit sa impyerno ay hindi. Paliwanag ni Predelina, hindi sumagot si Liway. Hindi siya nagkamali sa paghubog sa anak. Matutuwa ang kanyang mga ninuno sapagkat tumawid ang dugong babaylan kay Predelina na labis niyang pinagmamalaki. Lumipas ang mga buwan, kapwa naghihintay sa labas ng silid ni Rosal, si Ilang at Makisig. Kabado sila ngunit alam nilang walang komplikasyon na hindi lilipas. Mahal nila si Rosal. At nakahanda silang laging nasa tabi ng babaeng unang beses na magiging ina. Nang marinig ang iyak ng sanggol ay nagunahan ang dalawa sa pagtungo sa silid. Ang isa sa pananabik na hatid ng unang pamangkin at ang isa sa pag-ako ng responsibilidad na maging amain. Kapwa namilog ang mga mata ng dalawa nang mamasta ng sanggol na panayampasag sa bisig ni Besida. Saglit nilinisan ang duguang sanggol, pinutulan ng pusod at tinabi sa lumuluhang ina. Babae at malakas na bata, ani Besida na may matamis ng ngiti na lumalabas sa silid dala ang planganita ng tubig na pinagugasan. Nang nagpapainom na ng gatas, maya-maya si Rosal ay natigil ang pag-iyak ng sanggol. Hinila ito ng babae. May pangalan ka na ba? Tanong ni Makisig na titig sa sanggol. Luna, iyon ang pangalan niya. Tila ba nakakaintindi, dumilat ang bata na animo ay tinawag sa pangalan. Sa unang pagkakataon, nasilayan ng tatlo ang kakaibang kulay ng mata nito. Nakakamaraho yung kulay tsokolating pares ng mga mata.